mga kwentong pambata. Ang matalinong mangingisda. Matagal na panahon na, may isang mangingisdang nakatira sa isang baryo. Araw-araw siyang nangingisda doon sa ilog. Bawat araw, itatali niya ang kanyang bangka malapit sa pampang. Ganon rin ang ginawa niya noong araw din yun sa pagpunta niya sa ilog para makapangisda siya. Napakaganda naman ang panahon ngayon. Abay, mainam ang huli ng magandang isda. Pwede kong maibenta sa pamilyan to at kumita ng malaki-laki. Sa di kalayuan, inihagis niya ang lambat niya para mangisda at umasang may makukuli. Pero ngayon, kasama ng mga isda, nakakuha rin siya ng isang bote. Teka, kakaibang boteng ito ah. Mabuksan nga at makita kung anong laman ito. Kinuha ng mangingisda ang bote mula sa lambat at binuksan ito. Nang biglang lumabas sa bote ang isang diablo. Sa wakas, nakawala na rin ako mula sa boteng yan. Ngayon, makakapaghasik na ako muli ng lagim sa lupaing ito. Naku, Diyos ko! Sino ka ba at paano ka napunta sa loob ng boteng ito? Hangal ka! Dati akong nagahari sa mga lupaing ito. Binansagan ang ilog na ito noon na nagmumultong ilog. Walang nakakalapit sa lugar na ito ni isa dahil sa akin. Kinakatakutan ako ng lahat ng mga nilalang! Ngunit isang araw, dumating ang isang monghe at ginamit ang kanyang mahika upang ipaloob ako sa boteng yan. Nakulong ako sa bote ng ilang taon! At ngayon, nakalaya na ako. Ikaw tanda ang una kong bibiktamahin! At bakit naman ako? Hindi ba pinalaya kita? Dahil ikaw lang ang tanging nakakaalam ng lihim ng boteng yan. Pag tinapos kita ngayon, wala nang makakaalam ng lihim ko habang buhay. Natakot para sa kanyang buhay ang mangingisda. Napaisip siya kung paano niya maililigtas ang kanyang sarili. At nakaisip na siya ng plano. Sige, pwede mo na akong tapusin. Pero may isa lang akong kahilingan. Matutupad mo ba ito? Oo, sige. Sabihin mo, ano ang kahilingan mo? Naisip ko kasi, napakalaki mo para sa maliit na boteng ito. Hindi ko maintindihan. Niloloko mo ba ako? Pwede mo bang ipakita sa akin kung paano? Tingin mo ba lolokohin kita tungkol dyan? Sige, ipapakita ko sa iyo ora mismo! Dahil sa kayabangan niya, hindi man lang nag-isip ng mabuti ang Diablo na isang malaking pagkakamali pala ang gagawin niya. Upang mapatunayan sa mangingisda na hindi niya ito niloloko, pinaliit niyang muli ang kanyang sarili at pumaloob sa bote. Pagkapasok niya sa bote, agad na tinakpan ito ng mangingisda. Oh, tumawa ka hanggat gusto mo. Tatapusin mo ako, ha? Diyan ka nararapat sa kinalalagyan mo. Itinapo ng mangingisda ang bote sa kailaliman ng ilog at bumalik na sa pampang. Hinango niya ang mga nahuling isda at masayang umuwi sa kanyang baryo. At ganun nga na iligtas ng matalinong mangingisda ang kanyang baryo mula sa Diablo. O mga bata, nakita niyo ba kung paano ginamit ng mangingisda ang katalinuhan niya para matalo ang Diablo? Apo! Apo! Alam niyo, napakaganda ng kwentong yun! Dapat lang na mangyari yun sa kanya! Opo! Minututunan po ako sa kwento niyo! Kaya dapat maging matapang tayo sa kahit anumang problema, maging mahinahon, para makapag-isip ng solusyon. At sa huli, tayo rin ang mananaig sa mga haharapin nating problema. Ang mangingisda at ang kanyang asawa. Nakatira ang mangingisda at ang kanyang asawa sa isang talampas malapit sa karagatan. Araw-araw, pumupunta ang mangingisda malapit sa bangin at doon ang huhuli ng isda. Masaya siya sa payak na pamumuhay. Pero alam niyang hindi kontento dito ang kanyang asawa. Palagi na lang siyang nagrereklamo. Napakadumi ng bahay na to! Araw-araw naman ako naglilinis. Pero hindi mawala-wala ang baho sa lugar na to! Mahal ng mangingisda ang kanyang asawa, pero hindi niya matiis ang pagrereklamo nito. Sa mga araw na nakakahuli siya ng dalawang isda, hihingi ang asawa niya ng tatlo. Kapag may dala siyang mangga, hihingi naman ang asawa niya ng peras. Tila hindi niya mapaligaya ang kanyang asawa. Mahal ko, ano bang dapat kong gawin para mapaligaya ka? Kapag umalis tayo sa kubong to, magiging masaya na ako! Isang araw,
lumabas muli ang mangingisda para manghuli. Tahimik at matiwasay ang asul na tubig. Umupo siya sa may bangin habang nakalubog ang kanyang pamingwit. Ilang oras na ang lumipas at nakaramdam na siya ng pagod. Mukhang prutas na naman ang kakainin namin ngayon. Teka, parang may nahuli ako. Hinawakang mabuti ng mangingisda ang kanyang pamingwit at hinila ito. Oh, parang ang bigat nito ah. Malaking isda siguro to. Paghila niya ng pamingwit, nakita niya ang maliit na isdang dapa. Makulay ito at kumikinang pa. Isang isdang dapa? Pero bakit ang bigat nito? Baka naman marami siyang nakain. Hindi, ginoong mangingisda. Hindi ako mabigat dahil sa sobrang pagkain. Aba, at nagsasalita ka pa? Anong nangyayari? At bakit mo alam na mangingisda ako? Marami pa akong alam tungkol sa'yo. Hindi ako ordinaryong isda. Isa akong mahiwagang prinsipe. Pakawala mo na ako. Hindi rin naman ako masarap kapag niluto. Parang awa mo na. Huwag mo akong patayin. Huwag ka mag-alala. Siyempre, hindi ko papatayin ang isdang nagsasalita. Palalayain kita. Maraming salamat! Sabik na umuwi ang manging isda para ikwento ang nangyari sa kanyang asawa. Agad siyang umuwi at nakalimutang wala pala siyang nahuling isda para sa araw na yun. Mahal, may ikukwento ako sa'yo. Dalian mo! Ano ka mo? Bakit wala kang isda ngayon? Meron. Isang isdang dapa, pero nagsalita siya. Sabi niya, isa siyang mahiwagang prinsipe. Tapos? Ano nangyari pagkatapos? Pinakawalan ko siya. Binalik ko siya sa dagat. Nakahuli ka na mahiwagang isda, tapos pinakawalan ng ganun-ganun na lang? Hindi ka ba nag-iisip? Mahirap tayo at palaging gutom. Nakatira tayo sa mabahong kubo na to. Di sana humingi ka ng mas desenteng bahay. Paano niya tayo bibigyan ng bahay? Hindi niya kayang gawin yun. Dapat makontento tayo sa kung anong meron tayo. Makukontento ako kung nakatira ako sa isang bahay. Hindi ba sabi mo isa siyang mahiwagang prinsipe? Niligtas mo ang buhay niya. Susuklian niya ang ginawa mo. Hanapin mo siya at humingi ka ng desenteng bahay. Nag-alangan ang mangingisda, pero bumalik pa rin siya sa dagat. Nagulat siya dahil nakita niyang naging dilaw at berde ang tubig. Mahiwagang isda! Naririnig mo ba ako? Agad nagpakita ang mahiwagang isda sa kanya na parabang hinihintay niya ang pagbalik nito. Hindi masaya ang asawa ko. Ano bang gusto niya? Gusto niya ng disenteng bahay. Di umuwi ka na. Meron na kayo nito. Umuwi ang manging isda at nakita niya ang kanyang asawa na nakatayo sa pintuan ng isang magandang bahay. Maganda at malinis din ang loob nito. Meron na ring mga kagamitan at maging chimenea. Mahal! Tignan mo! Mas malaki at maganda ang bahay na to! Oo nga. At may chimenea pa tayo. Napakaganda, hindi ba? Masaya ka na ba rito? Pwede na ba tayo rito habang buhay? Habang buhay? Sige, pag-iisipan ko. Maghapunan na tayo at matulog pagkatapos. Nang gabing yon, hindi makatulog ang babae. Iniisip niya kung ano pa ang magpapaligaya sa kanya. Kinaumagahan, hinintay niya ang kanyang asawa sa hapagkainan. Magandang umaga, mahal ko! Naisip ko, parang maliit ang bahay na to para sa atin. Gusto ko ng palasyo. At gusto ko maging reyna. Balikan mo yung isda at sabihin mo sa kanyang bigyan tayo ng isang palasyo. Ano? Bakit mo naman gustong maging reyna? Sapat na sa atin ito. Ako ang magdedesisyon niyan. Hanapin mo yung isda para maging reyna ako. Nag-alangang bumalik sa dagat ang manging isda. Kulay lila ang tubig ngayon at malakas ang ihip ng hangin. Teka, mahiwagang isda! Naririnig mo ba ako? Hindi pa rin masaya ang asawa ko. Anong gusto niya? Gusto niya ng palasyo at gusto niyang maging isang reyna. Di umuwi ka na. Meron na kayo nito.
Pag-uwi ng mangingisda, wala na ang maliit na bahay. Sa halip, merong isang malaking palasyo na may tansong pintuan. Maraming kawal ang nasa paligid. At nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa trono. May suot siyang korona sa kanyang ulo. Isa ka na ang reyna. Oo, isa na akong reyna. Napakaganda, hindi ba? Masaya ka na ba rito? Hindi pa. Hindi sapat na ako'y isang reyna lang. Gusto kong maging isang emperor. Mahal ko, alam ko na ang nasa isip mo. Hindi ka pwedeng gawing emperor ng mahiwagang isda. Imposible na yon. Paano ka nakakasiguro? Bumalik ka sa isdang yon para gawin akong isang emperor. Nag-aalang ang lumakad ang mangingisda pabalik sa dagat. Nakita niya ang dagat na kulay tsokolate at napaisip kung bakit ganon ang kulay ng tubig. Mahiwagang isda! Narinig mo ba ako? Hindi pa rin masaya ang asawa ko. Anong gusto niya? Kaibigan, gusto niyang maging emperor. Eh di umuwi ka na, meron na kayo nito. Umuwi ang mangingisda at tahimik na iniisip na sana ay makontento na ang kanyang asawa. Pagdating niya sa palasyo, napalitan na ng ginto ang pintuang gawa sa tanso. Mas malaki na rin ang palasyo. Sa loob nito, nakaupo ang kanyang asawa sa gintong trono. Nakaupo ang lahat ng hari at ministro sa baba ng kanyang trono. Meron siyang gintong globo sa isang kamay at setro naman sa kabila. Mahal ko, isa ka na nga ang emperor. Oo, tama ka. Hindi ba sabi ko sa'yo, magagawa ito ng mahiwagang isdang yon? Sinabi mo nga, masaya ka na ba rito? Hindi ko pa alam eh. Tignan na lang natin. Napagod na ako ngayong araw na to. Mabuti pa, matulog na lang tayo. Natakot ang mangingisda sa kung ano pang pwedeng hilingin ng kanyang asawa. Pero pagod na rin siya kakatakbo buong araw. Kaya nakatulog agad siya paghiga niya sa kama. Pero ang asawa niya, hindi pa rin makatulog. Nakaupo lamang ito at iniisip kung ano pang magpapaligaya sa kanya. Lumipas ang isang linggo. Tuwing gabi, nagdadasal ang mangingisda para maging masaya ang kanyang asawa. Pero tuwing gabi, nakaupo lamang ang kanyang asawa habang nakatingin sa buwan at mga bituin. Isang gabi, matutulog na sana siya dahil napagod na siyang mag-isip. Pero, ano to? Umaga na agad? At bakit bigla namang sumikat ang araw? Hindi ba niya alam na isang linggo na akong hindi natutulog? Mahal, gumising ka! Gusto kong pagharian ang buwan at araw. Gusto kong gagalaw lang sila kung kailan ko gusto. Gusto kong maging pinakamapangyarihan. Gusto kong maging Diyos. Pwede ba tumigil ka na? Hindi na ako pwedeng bumalik dahil baka mapahamak lang tayo. Paano tayo mapapahamak? Ako nga ang bahala sa buhay natin. Walang iba makakagalaw sa atin. Bumalik ka sa isdang yun para gawin niya akong isang Panginoon. Hindi mo alam kung anong hinihiling mo. Huwag na kasing matigas ang ulo mo. Pag hindi ka sumunod, magagalit talaga ako. Gusto ng mangingisda mapasaya ang kanyang asawa. Pero alam din niya na mali ang gusto nito. Napapalibutan ng maitim na ulap ang dagat at malakas na ang ihip ng hangin. Kailan ba ito matatapos? Hindi na tama ito. Ang dagat, napakaitim na ngayon. Natatakot na ako. Mahiwagang isda! Nako, narinig mo ba ako? Kaibigan, hindi pa rin masaya ang asawa ko. Anong gusto niya? Gusto niyang maging isang Panginoon kasi gusto niyang maging isang Diyos. Hindi umuwi ka na. Meron na kayo nito. Mabilis na tumakbo pa uwi ang mangingisda. Nako, ano na kaya ang gagawin ng asawa ko ngayon? Kailangan ko nang bumalik. Nako po, anong nangyari? Nakita ng mangingisda na wala na ang kanyang asawa.
Hinanap niya ito sa buong palasyo, pero hindi niya ito makita. Bumalik siya sa dagat. Muling naging kalmado at malinaw ang tubig dito. Nawala na ang mga ulap at sumikat muli ang araw. Mahiwagang isda! Oh, mahiwagang isda! Naririnig mo ba ako? Parang awa mo na. Magpakita ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Anong gusto niya? Binigay ko ang gusto niya. Gusto niya maging Diyos, maging Panginoon. At yun ang nga siya ngayon. Wala namang nakakakita sa Diyos. Kaya ngayon, wala nang makakakita sa Kanya kahit sino. Hindi. Pakiusap. Ibalik mo siya. Hindi ko pwedeng bawiin ang isang kahilingan. Teka, alam ko na. Ang mga hiniling ko sa'yo ay parang sa asawa ko lamang. Binigay ko ang lahat ng hiling niya. Pero ako ang nagligtas sa buhay mo. Ibigay mo ang kahilingan ko. Tama ka. Anong gusto mo? Huminga ng malalim ang mangingisda. Gusto ko maging masaya. Ang asawa ko. Umuwi ka, kaibigan. Tama ka. Nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya para maging masaya. Agad umuwi ang mangingisda. Nagulat siya dahil nakita niya ang kanyang asawang nakatayo sa pintuan ng isang maliit na kubo. Pero malinis na ito. Tumakbo siya papunta sa kanyang asawa. Sa wakas, bumalik ka na! Bumalik ka na! Oo, mahal ko. Nalaman kong hindi kayang bilhin ng mga palasyo o trono ang kaligayahan. At magmula noon, halika, hindi na nagutom ang mag-asawa. Napagtanto na ng babae na wala sa material na bagay ang kaligayahan. At namuhay silang dalawa ng mapayapa.